Hello friends! Welcome! Ito si Lola Elsa in my Elsa's Kitchen. Kumusta na po ang mga friends ko sa buong mundo? Ang mga Pilipino, mga OFW, mga lolo at saka mga lola, mga favorite ko. Manood po kayo dito sa atin at napaka-delicious ng ating easy step-by-step video na pagkain. Madali lamang sundan. Pero bago ang lahat, don't forget to like and subscribe Elsa's Kitchen and ring the bell! Classic Spanish pork stew. So ang gagamitin natin ay yung neck bone ng pork. Masarap po yun. Pwede nyo sabihin sa inyong butcher na i-slicein siya ng mga 2 inches. Ganyan. Katulad dito, ito po yung ating pork na neck bone na gagamitin para sa ating pork stew. So ang gagamitin natin ay maglalagay po tayo ng olive oil. Maglalagay po ako sa kumalit. Ito po ang ating mga ingredients muna. We have minced garlic. Ito, maganda po dito yung puting sibuyas, tapos i-dice nyo ng malalaki. Ganyan po, maglalagay tayo ng isang dahon na bay leaves. Meron po tayong salt and pepper to taste. Meron tayong thyme. We have fresh rosemary chop. Maglalagay po tayo ng 1/2 cup na parmesan cheese. We have sweet relish. Ito po ang pinakamasarap po dito, yung roasted na bell pepper. Kasi pag hindi roasted, hindi talaga magiging masarap yung stew na lulutuin nyo. Tapos meron po tayo dito na olives. Then we have 1 cup wine here, red wine. At saka meron po tayo patatas. At saka we will use stock. Ipakikilala ko po sa inyo yung ating puree na tomato. And this is our tomato sauce. Now you can see the difference. Ang tomato sauce, very velvety, very smooth. And ang ating puree, medyo rough konti. Mag-uumpisa na po tayo sa ating pagluluto. Maglalagay po tayo ng butter. Siguro around 3 tablespoons butter yan. At ito ating kuwan, ating pork, maglalagay po tayo ng konting pepper at konting salt. Yun. Mainit na po ito. Alam ko, lalagay na po natin yung ating pork. Ayan. Iba-brown-brown natin siya. Pwede naman gumawa kayo ng sarili nyong style. So, ayan na po siya. Iwanan muna natin mga 2 minutes para maging brown. And then, we will flip that for another. Gawin natin brown naman yung kabilang side. And then, iset aside natin yan. So, ang ganda. Pag wala na yung color pink, ito na siya na natin siya i-set aside. So, another 5 minutes. Check natin to. Mga mother, mga sister, set aside natin ito kasi pwede. Parang marites. Ay, ayaw ko ng marites. Friends lang. Mga friends. Ayan. Ganda. Ayan na siya. Onion. The same pan. Kasi na doon yung lasa ng pork. Masarap yan. Pabayaan muna natin maging kulay golden yun or ma-caramelize yung onion. Minced garlic. And then, after this, we will put back the pork. So, babalik natin. Ganun talagang pagluluto eh. Maraming balik-balik. Alam natin. Bango! Kung nandito lamang kayo sa tabi ko, yung amoy ng butter at saka garlic and the product. Onion. Sarap. Ayan. So next, ang ilalagay natin ay ang wine.
Ayan. Huwag kayong matakot maglagay ng wine. Napakasarap ng ulam pag may wine. Kailangan pakuluan nyo siya. Takpan muna natin ang wine na mga 1 minute para mag-evaporate yung alcohol. Okay? Ayan. Ayan ang wine. Nag-evaporate na. Ayan. Masarap. Mabango talaga. Tapos ilagay na natin ang dry thyme. 1/2 teaspoon lang ito eh. Lagay natin ang fresh rosemary. Wow. Ang mahal nito, napabili pa ako kanina, chop, ha? Kasi yun ang magpapasarap talaga dyan. Ayan talaga ang luto ng mga Espanyol. Ganyan talaga sila magluto. Magdagdag tayo ng salt. And pepper konti. Lagay na natin ito. Para habang chicken. Pinapalambot na. What's that? Sweet pickle relish and olives, sama na natin. And the potato, lagay na natin. Amasama kita. Lagay na natin ang broth, chicken broth. Lagay natin ang puree, tomato. Lagay natin ang tomato sauce. Oh, the bay leaf. Ito. Isa. Yes. Ah. Babalikan natin ito 30 minutes. Kaserola, kasi itong malaking kaserola namin, maganda ito. Hindi aawas kapag kumukulo. Tapos, ilalagay na po natin yung ano, itong roasted na bell pepper. Hmm, bango talaga. Hindi ko alam kung anong mayroon yun. Lagay-lagay na natin ang cheese para lahat ay pupunta na ang lasa lahat dun sa karne. Diba? Kailangan pag magluluto tayo, ano, nandyan na sila lahat. Okay, ang oras ngayon, alas 2. So, mga 1:45, luto na po ito. Ang oras ngayon, alas 2, mga 2:45, luto na po yan. So, tapos, pagdating dito mamaya, mayroon ako plating, papakita ko sa inyo, lalagyan natin ng pearl onion, yung garnish niya, tsaka konting ano, yung roasted pepper, a little parmesan, tapos lagyan natin ng chopped na parsley. So, yan, apat na yan, lagyan natin sa ibabaw para maganda tingnan natin niluto. Transfer ko na po dito. Lahat po sila, lilipat natin dyan. Ito na po dito sa plating para makita nyo kung paano mag-plating si Lola Elsa. Okay? Ito, nalagay natin isa. Dalawa. Pwede na siguro itong dalawa. And then we'll put a little bit of potato on top. Ayan. Ang ganda na po itong ating presentation. Punasan natin yung tabi. Ito po yung pearl onion. Lalagay po tayo ng pearl onion. Konti. Pearl onion. Lalagay po tayo ng konting parmesan. Ini-slice ko na roasted pepper. Mabango talaga siya. Napakasarap. Tapos maglalagay po tayo dito sa tabi ng parsley na yan. Tapos maglalagay po tayo dito konti. Tapos na po yung ating niluto today. Ang recipe ay classic Spanish pork stew.
Ito po, ang kaibahan nito sa mga niluluto ko dahil siya ay meron pearl onion. Meron siyang, sa bagay, meron siyang roasted na bell pepper. At saka, yung mga dinagay ko po, mga 19 condiments yun. So, ito na po yung ating finished product. Kasi po, baka sabihin nyo parang kadereta. Kasi ang kadereta kuan, meron yata ang dry piece, yung sa lata. Anong tawag doon? Gisante. Yung gisante sa lata. Meron yun, liver spread, meron beer, alam ko yung kadereta may beer, ganun. Although ito ay may wine, ito po ang tawag sa Espanya, pork stew. So, alam nyo naman, mga Espanyol, masarap po talaga yan. Titikman ko na po yung aking niluto. Masarap! Ang classic Spanish pork stew! Yung lasa niya, wow! Beef niya, ng laman niya, ng meat niya. Lagay ko, pag upo ko nito sa table, ubos yung aming sinain. So friends, ending na po tayo. Thank you so much for watching. Sinamahan niyo ako today. Kung nagustuhan niyo ang aking video ngayon, subscribe na po sa Elsa's Kitchen. At saka, don't forget, i-share niyo po yung mga niluluto ko sa mga friends niyo. At saka sa mga pamilya po niyo. At saka, i-hit po niyo yung bell nasa tabing ganon, yung kampana, para kung meron akong bagong niluto, automatic po magpaparamdam sa inyo. Ay, nandito si Elsa's Kitchen, makikita mo ako kaagad doon sa nagluluto-luto. Okay? So friends, bye-bye!